ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatang siya sa lubunin. Maligaya at puno ng pag-asa ang pakikinig, mga kaibigan. Kami po ang inyong mga lingkod, Pastor Ner Caranza. At Melo Anaden Ong. Nag-aanyaya na samahan nyo kami sa loob ng 30 minuto upang atin pong pag-usapan ang mga bagay na makapagpapabuti ng ating kalusugan, makapagpapaganda ng ating samahan sa ating mga tahanan, at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Muli ay binabati natin ang ilan sa atin pong mga tagapakinig, ang ating mga taga-subaybay, si Zeni Umakob, galing pa sa Palapag, Northern Samar, Melo. Maraming salamat po. Malayo-layo ito, malayo-layo. Pastor Ner. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay at sa pakikinig dito sa ating palatuntunan. Nais po namin kayong padalhan ng mga aklat at mga aralin sa Biblia. Kung meron po kayong mga katanungan, maaari nyo rin po itong iparating sa amin. Maaari po kayong tumawag or i-text po ang inyong kompletong pangalan at kompletong address sa 0917-5643-777. 0917-5643-777 or sa 0919-0001-777. 0919-0001-777. Ang atin pong toll-free number for our friends abroad or in the provinces, maaari po kayong tumawag ng libre. I-dial nyo lang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. I-like nyo po ang ating page. I-share sa inyong mga kaibigan. /AWR Luzon, Philippines. At sa mga nagnanais po magpadala ng mensahe sa email, maaari nyo po itong isend sa connect@adventist.ph. connect@adventist.ph para po sa mga karagdagang pag-aaral sa banal na kasulatan na readily accessible, madadownload nyo po ito online sa bibleschools.com/centralazon. At para po sa bago nating aklat na ipinamimigay, ang Ten Commandments, twice removed, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kompletong pangalan at address sa mga numero na atin pong nabanggit, o kaya po ay magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. Sa atin pong pagpapatuloy ng ating programa ngayong hapon, makakasama pa rin natin sa Buhay Pamilya si Sir Ray Kadapan upang kanyang ipagpatuloy ang kanya pong paksang pinasimulan, ang tungkol sa mga anak bilang pamana ng ating Panginoong Diyos. At sa pag-aaral po ng Salita ng Diyos ay ipagpapatuloy natin yung series na Apokalipsis ngayon. Ang paksa po nating tinatalakay ay binyag sa Biblia. At ngayon po pag-uusapan natin ang isang hindi nabinyagang Kristiyano. Ano kaya po ang ibig sabihin nito? Tatalakayin po yan sa atin ni Brother Mar Palaya. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating Buhay Pamilya. Muli! Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming mga tagapakinig, lalong-lalo na ang ating mga magulang, mga ina at ama. Sa ating pong pagpapatuloy sa araw na ito, ay atin po muling pinasasalamatan ng Panginoon sa kanyang patuloy na paggabay sa atin, pagbibigay ng buhay at lakas upang patuloy natin siyang purihin. Sa nakaraan po ay ating tinalakay ang may kinalaman sa panalangin, na at ang wika sa atin nga ng kasabihan, the family that prays together stays together. At ang wika ay sa Tagalog, ang pamilyang nananalangin ng sama-sama ay ano po, nananatiling sama-sama. At ang wika sa atin, ang dalangin, panalangin, sabi ni Mark Batterson, ay isang pinakamahalagang bagay na maaari nating iiwan o ipamana sa ating mga anak. Kaya sa pagpapatuloy, ang wika, lalo na ang ina na mas naiiwan sa mga anak kaysa ama na dapat kumayod para sa araw-araw na pagkain ng pamilya. Ngunit sa kapanahon na natin ngayon, iba na po. Ang ina ay nagtatrabaho na rin dahil sa kakulangan. Pero ito po ang ideal dapat. Ano po?
ay dapat ikintal sa madaling hubuging isipan ng kanyang mga anak ang mahalagang prinsipyo at matatayog na hangaring katuwiran. Sapagkat, pakinggan po ninyo ito, mga minamahal na ina, sapagkat ang isang onsang ina ay katumbas ng isang librang ministro. Napakabigat pala ninyo, mga minamahal na mga ina, pagdating sa ano po, pagdating sa pangalaga at paghubog ng ating mga anak. Kaya nga, mga minamahal, ang mga bata, sabi sa atin, ay dumarating ng walang garantiya. Totoo po yan. Kahit gaano natin sila inaalagaan, ay hindi nila nagagawa ang iniisip natin na dapat nila gawin. Mahirap sila akahin. O kaya, mawawala sila sa linya. Pero, sabi sa atin, hindi ibig sabihin na bilang mga magulang ay wala tayong responsibilidad. Mabuti pa nga sasakyan eh. Dahil sa steering wheel ay pwede mong dalhin. Pero ang mga bata, hindi po pwede. Ano sabi sa atin? Kinakailangan nating palakihin sila na maging makadiyos na mga tao. Sabi nga po ni David Wilkerson, may akda ng aklat na ang pamagat ay The Cross and the Switchblade. Sabi niya, good parents do not always produce good children, but devoted, dedicated, hard-working mothers and fathers, anong sabi niya, can weigh the balance in favor of decency and moral character. Kaya, mga minamahal na mga magulang, mga kaibigan, para matulungan tayo upang maging mabuting mga magulang, narito po ang 10 utos para gabayan ang ating mga anak. Una, turuan sila gamit ang salita ng Panginoon. Ito po ay biblikal, matatagpuan po yan sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9. Ikalawa, ang sabi sa atin, sabihin sa kanila ang tama at mali. Biblikal din po ito, matatagpuan yan sa 1 Kings chapter 1 verse 6. At ang ikatatlo, ituring sila na kaloob mula sa Panginoon katulad ng ating susing talata sa ating pag-aaral. Ikaapat, gabayan sila na makadiyos na paraan, Proverbs 22:6. At ikalima, dito po natin tatapusin ang atin pong serye ngayong araw na ito. At sa susunod po ay ating tatalakay ng 6-10. Ano po ikalima? Disiplinahin po sila ayon po sa Proverbs 29 verse 17. Muli, mga minamahal na mga magulang, mga kaibigan, patuloy po ninyong subaybayan ang ating serye. Malapit na po tayong matapos para makuha ninyo ang tiyak na punto ng ating pag-aaral kung bakit ang mga anak ay mana mula sa Panginoon. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat, Sir Ray. Pinaalalahanan po tayo nung mga 10 utos na dapat tandaan natin bilang mga magulang po. Tinalakay natin yung first 5 at isa po doon na nais nating i-emphasize ay yung disiplina, pero ang gusto ko pong mag-stand out ay yung mahalin natin ang ating mga anak. Kung kayo po ay may mga katanungan o kung ano man po ang nais ninyong iparating sa amin o gusto niyo pong makatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia na atin pong ipinamimigay, maaari po kayong tumawag or mag-text. Ito pong ating mga numero, 0917-5643-777, 0917-5643-777 or 0919-0001-777. 0919-0001-777. Ang atin pong toll-free number for our friends abroad or in the provinces, maaari kayong tumawag ng libre
I-dial nyo lang po ang 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page /AWR Luzon, Philippines. I-like nyo po ito, i-follow at i-share sa atin pong mga kaibigan. At kung nais nyo pong mag-send ng mensahe sa pamamagitan ng email, ang ating email address, connect@adventist.ph. Marami pong paraan para kayo ay makipag-ugnayan sa amin. Kung nagnanais naman kayo mga kaibigan ng additional Bible study resources na readily available, ma-access niyo po ito online, pumunta lang sa bibleschools.com/Central Luzon. Sa pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral, tayo po ay nagpapasalamat sa ilang araw na pananatili ng ating resource person, Brother Mario Palaya, upang talakayin ang isa sa pinakamahalagang paksa sa Biblia, ang tungkol sa bautismo. At umaasa tayo na sa mga susunod na mga pagkakataon ay makakasama natin siyang muli, sapagkat ito po ang huli sa kanyang tatalakayin sa pagkakataong ito, ang isang Kristiyanong hindi nabautismuhan. Pakinggan natin ang pag-aaral sa pangunguna ni Brother Mario Palaya. Magandang araw mga kaibigan. Patuloy tayo sa ating programang kinakasangkutan ang tinig ng pag-asa. Magbibigay kaalaman patungkol sa nilalaman at salita ng Panginoong Diyos. Sa ating pong serye, mula po na ang ating pinasimulan ang bautismo, ating napag-aralan kung ano ang tunay at kahulugan ng bautismo, ating nakita ang uri na tinatanggap ng ating Panginoong Hesus ang ayon sa turo ng Biblia, ang paglulubog. Natanggap din natin ang katotohanan na kung minsan ay may mga pangangatwiran. Huwag tayong mangatwiran kung ano yung sinasabi ng Panginoon, ay mas mainam na siyang sundin natin. Pangatlo ay nakita natin ang paghahanda bago ang tao ay mabinyagan. At lalo tigit sa ating huling pag-aaral ngayon ay isang hindi nabinyagang Kristiyano. Mga kapatid at mga minamahal, marami nagsasabi na ako naman ay Kristiyano na. Ako naman ay naniniwala na sa ating Panginoon. At marami na rin mga pagsasabi ng mga iba. Pero ako ay isang Kristiyano, sabi niya. Marami nga taon, alam ko na ang natinanggap ko na si Kristo. Alam ko rin na ako ay pinatawad na niya sa aking mga kasalanan. Alam din ng isang tao, sabi niya, alam ko na ako'y ligtas na. Ang mga iba ay nagsasabi rin, sinagot niya ang aking mga panalangin at nakakagawa na nga ako ng mga himala para sa kanya. Ang sabi pa ng iba, sa katiyakang ito na ay mayroon na akong puso na may tinanggap na ni Kristo, sabi niya, kailangan ko pa bang mabautismuhan ang paglulubog sa tubig? Ito'y mga katanungan mga kapatid na pag-akala ng iba na sila ay Kristiyano na ay hindi na kailangan ng pagbautismo. Pero ating tingnan mga kapatid ang pagsasalaysay ng salita ng Diyos. Narinig na natin ang mga sinumang mga maaring pananampalataya kay Jesus ay may kasiguraduhan ng kaligtasan kay Kristo bago mabautismuhan. Kaya mga kapatid, sino man ang tao na nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, kinakailangan pa rin siyang mabinyagan. Iyan ang pinakamahalagang pagsasabi ng Panginoon. Pero hindi lahat ng mga nagsasabi sa Panginoon, magsasabing Kristiyano, Panginoon, Panginoon, ay sila na ang maliligtas. Merong sabi at babala sa atin sa salita ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 7:21-23. Ano mang sinabi niya? Sabi niya, ngunit sinabi ni Hesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagpasimula kami sa iyong pangalan, nagpaghula, ang sabi niya, at sa pangalan mo ay nangagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga gagawa ng katampalasanan. Mga kapatid, ating tingnan kung ano ang pinakamalaga sa pagsasabi sa atin ng Panginoon na hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon,
ay masusumpungan sa langit. Ang susi dito, mga kapatid, ay ang gumanap lamang sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Ano ba yung kalooban ng ating Panginoong Hesus na kinakailangang ganapin natin upang maging kaangkop-akop tayo at matanggap? Maipahayag ba talaga natin tayo ay may pananampalataya kay Hesus samantalang tinatanggihan natin gawin ang kanyang kalooban? Sa oras na naipahayag niyang malinaw sa atin ang kaniyang kalooban. Mga kapatid, mula pa nung ating sinimulan, nakita natin ang kalooban ng ating Panginoong Hesus na sino man sa atin na may pananampalataya, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, tinanggap ang pagbabago ng buhay, kinakailangan pa rin ang sabi ng Panginoon ay mabinyagan. So, pakinggan natin ang isang magandang istorya ni Pablo. Makita natin sa Gawa, Kapitulo 22. Makikita natin dito kung sino itong si Pablo na si Saul noon ng Tarsus. Nakita natin sa kanyang karanasan sa talatang 1 hanggang 5, nakita niya ang kaliwanagan. Ang sabi ng talata, ngunit doon sa daan ng Damascus, pinabagsak siya ng isang labis na liwanag at isang tinig na nagsasabi, Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Nakilala ni Pablo ang tinig na Hesus. Seryoso si Pablo sa kanyang mga ginagawa. Siya ay mayroong karapatan, uusigin ang mga Kristiyano. Sinsiro siya sa kanyang mga ginagawa. Pero pagdating doon sa daan, papunta sa Damascus, ang sabi niya ay what? Nakita niya ang isang liwanag. Kaya nga sabi niya, sinsiro siya at masigasig sa kung ano ang kanyang ginagawa, bagamat hindi ito angkop. Siya ay mali sa kanyang mga ginagawa. Kaya't natanto ito ni Pablo. Nakita niya. Nang mapagtanto ni Pablo na sa kanyang pag-uusig sa iglesia ay tunay na si Jesus ang kanyang inuusig, isinuko niya ang kanyang buong puso at buhay sa tagapagligtas doon at doon mismo. Nakita ng Panginoong Hesus ang tapat na puso ng pagtanggap niya sa ating Panginoong Hesus sa kabila ng kanyang pag-usig sa kanya. Pero sinabi niya, ano ang gagawin ko, Panginoon? Pagkatapos na makilala ni Pablo ang Panginoon, ang sabi niya sa kanyang sarili at tinanong sa Panginoon, ano ang gagawin ko, Panginoon? Ang kanyang buong buhay ay sinuko sa oras din ngayon. Wala nang isang kwento sa Biblia o sa kasaysayan ng mas maganda pa sa kanyang karanasan, himalang mga karanasan na nangganap sa buhay ni Pablo. Sa pagkahikayat, nahigit sa pagkahikayat ni Apostol Pablo, binulag siya ng liwanag at kinailangang akayin patungong Damascus. Walang isang may pagdududa, ang buhay ni Pablo ay nabago at nag-ibang anyo doon sa daan. Walang sino mang magduda na siya ay ganap na nagbagong loob. Walang sino mang may pagdududang iyon ay himala ng biyaya na siya ay binulag ng isang himala ng biyaya na sa panalangin ni Ananias doon sa Damascus ang tila kaliskis sa kanyang mga mata ay nangalaglag at siya ay nakakita. At nung makita niya ang kanyang inuusig ang Panginoon, doon sabi niya, nakatitiyak tayo na si Pablo ay tinanggap ng ating Panginoong Hesus. Bagamat mga kapatid, tinanggap ng ating Panginoong Hesus itong si Pablo, pinahayag pa rin ng Panginoong Hesus ang gusto niyang mangyari para sa kanya. Sabi niya, gayon man, habang sinasaysay ni Pablo ang kwentong inulit niya ang sinabi ni Ananias, kapatid na Saulo, sabi niya, tanggapin mo ang iyong paningin. At nang oras ding yaon, tumingin ako sa kaniya. At sinabi niya, ang Diyos ng ating mga magulang ay itinilaga ka upang mapagkakilala mo ang kaniyang kalooban at makita mo ang banal at marinig mo ang isang tinig mula sa kaniyang bibig, sapagkat maging saksi kaniya ang sabi niya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo. Hugasan mo ang iyong mga kasalanan at tumawag sa kaniyang pangalan. Mga minamahal at mga kaibigan, tinanggap na ni Pablo na bago na ang kanyang buhay, pero meron pa rin sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya. Sabi niya, bakit ka tumigil? Tumindig ka
Ang sabi niya ay, magpabautismo ka. Kinakailangan, ang sabi niya. So, sa panampalataya na si Saul noon at ngayon ay isa na sa si Pablo sa mga apostol. Sabi na tinanggap na ng Diyos. Pinatunayan ng maraming mga himala. Tinanggap niya ang maging mga tawag sa kanya upang maging isang apostol para sa ministeryo ng ebanghelyo. Gayunman, ang tagubilin mula sa Diyos ay dumating pa rin sa kanya. Kinakailangan tumindig at ikaw ay mabautismuhan. Mga kapatid at mga minamahal, yan ang napakagandang karanasan. Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya ito, tiyak mahalaga ang mabautismuhan, ganun man tayo kalapit sa Diyos. So mga minamahal at mga kapatid, ayaw ng Diyos na maantala ang ating bautismo. Sa oras na malaman natin ang kalooban ng Diyos na tayo ay dapat mabautismuhan, masasabi nating sumusunod tayo kay Jesus hanggang tayo ay mabautismuhan. Mga kapatid, masasabi lang natin na sinusunod natin ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang kalooban kung tayo ay nabinyagan. Ngayon, ang sabi ni Pablo sa pangalawang aklat ng Korinto 6, versikulo 2, ang sabi niya, ngayon ang panahon, ukol, narito ang ngayon ang araw ng kaligtasan. Mga kapatid, pag sinabi ng Panginoong Jesus ito, huwag na nating ipagpaliban. Ang salita ni Jesus ay narinig na tayo at ngayon sa Juan 3, versikulo 5, anong sinabi niya? Ang sabi niya sa atin, maliban na ang tao ay pinanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung gaano kinakailangan mabago sa kapangyarihan ng banal na espiritu, ganun din ang kinakailangan ang ipanganak sa tubig sa pamamagitan ng bautismo. Mga kapatid at mga minamahal, napakahalaga ito sa sino man sa ating manampalataya. Sabi niya, Marcos 16, versikulo 15 at saka 16, sabi niya, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Walang makapagsasabi na tayo'y maligtas ng walang pananampalataya. Ngunit may ilang kinakilagtaan ang bahagi ng bautismo. Yan ang pagpapabinyag. Mga kapatid at mga minamahal, ito rin ang sinabi ni Juan Bautista. Naalala natin, nakita natin kung paano ang kanyang ginawa. Siya ay minsan nangangaral doon sa Jordan at siya ay nakita ng ating Panginoong Jesus. Pumunta siya, lumusong sa tubig. Nagpatuloy siya sa pangangaral tungkol sa bautismo at sa pagsisisi, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Tinawag ng mga nagpapasiyang magbabautismo at lumapit, lumusong sa tubig. Itong sa pagkakataong ito, mga kapatid, sa paglusong niya sa tubig, hindi niya alam, nakita niya na ang Panginoong Jesus ay lumapit sa kanya. At ang sabi niya, ang lumusong sa tubig sa kanya, at paglingon niya ay nakita niya ang isang ikinagulat niya na umid ang kanyang dila. Narito, mula sa mga tao ay naglalakad palapit sa kanya ang isang tinawag niya na kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Jesus, Juan, bautismuhan mo ako. Kinakailangan. Mag-aatubili itong sanang si Juan, pero anong sabi ng Panginoong Jesus? Ang sabi niya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Nang magkagayon, mga kapatid, bininyagan niya ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, ang ating ang Panginoong Jesus, nagpakita siya ng isang halimbawa, wala siyang kasalanan, pero kinakailangan maipakita niya ang isang halimbawa na kinakailangan ang bautismo. Yan din ang kanyang gustong mangyari sa atin. So sabi niya, kung ito ay kinakailangan sa banal na anak ng Diyos na lumusong sa maputik na tubig ng ilog ng Jordan at ilibing sa matubig na libingan upang maganap ang buong katwiran para sa atin, gaano pa ba tayo na dapat malugod na susunod sa kordero at mabautismuhan para sa kanya? Mga kaibigan at mga kapatid, sa haba ng atin ng mga pag-uusap, marami na tayong natanggap na mga kaalaman patungkol sa salita ng Diyos at sa bautismo, ay kinakailangan mga kapatid tayo'y magpasya. Kung ikaw ay hindi pa nabinyagan, ang aking payo, kaibigan at kapatid, hanapin mo ang isang pastor. At ang pastor na ito na kumikilala din ng ebanghelyong inyong tinanggap, magpatulong ka sa kanya. So, ang aking pakiusap ngayong kaibigan, pagka hindi ka pa nabinyagan, makipag-ugnayan sa isang pastor na katulad mo
ay naniniwala sa Kanya at sabihin mo sa Kanya na tulungan kang mahihanda sa bautismo. Mga kapatid, kailangan natin sundin ito ang kaganapan ng salita ng Diyos. Kinakailangan mabinyagan tayo sa tubig at banal na espiritu upang tayo'y karapat-dapat para sa langit na bayan. Maraming salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat po muli, Brother Mario. Kami po ay nagagalak na makasama ka namin dito sa ating palatuntunan. At umaasa kami na muli ka naming makakasama sa mga susunod pa nating pag-aaral dito sa Tinig ng Pag-asa. Thank you so much po, Brother Mar. Mga kaibigan, sa loob ng 5 araw ay masusi nating pinag-aralan ang tungkol sa bautismo na sinasabi ng Biblia. Isang solemneng simbolo ng kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Kristo na inilalakip sa mga tumatanggap sa Kanya na kanilang tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At upang tanggapin ang banal na bautismo, ang isang tao ay kailangang maturuan, magsisi at manampalataya sang-ayon sa tagubilin ni Kristo. Maaaring may mga personal kang dahilan. Ngunit ngayon ay nais naming iwan sa iyong pagpapasya ang 3 katotohanang dinala sa atin ng ating naging pag-aaral sa araw na ito. Una, sa Mateo Kabanatang 7, talatang 21 hanggang 23 ay maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng Ama. Pangalawa, gaano mang kabuti ng isang tao o iniisip niyang siya ay Kristiyano na, sinabi ni Jesus na maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makakapasok sa langit. Juan Kabanatang 3, talatang 5. At pangatlo, si Jesus ay nag-iwan ng halimbawa. Siya ay nagpabautismo at sinabi niya, ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran. Kaibigan, dalangin namin na maranasan mo rin ang naging karanasan ni Pablo ng ating Panginoong Hesukristo at ng libu-libong mga mananampalataya na nagpasakop o dumaan sa solemneng seremonya ng bautismo. Maaari ka naming matulungan kung ikaw ay magpapasya ngayon. Maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa mga numero na makikita mo sa screen at sa mga numerong babanggitin ni Melo. Kung ano man po ang nais ninyong iparating sa amin, mga kaibigan, o kung meron po kayong mga katanungan o nagnanais po kayo ng mas malalim pa na pag-aaral ng banal na kasulatan, wag po kayong mag-atubili na makipag-ugnayan sa amin. Maaari po kayong tumawag or mag-text sa 0917-5643-777. 0917-5643-777 or sa 0919-0001-777. 0919-0001-777. Para po sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa o nasa labas ng Metro Manila, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ang atin pong toll-free number, 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Pwede rin po kayong mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page /AWR Luzon Philippines at ibahagi po ito sa inyong mga kaibigan on Facebook. Kung nais niyo po magpadala ng email, ang ating email address connect@adventist.ph. At para po sa mga karagdagang pang pag-aaral sa banal na kasulatan na readily accessible online, maaari niyo pong i-visit ang bibleschools.com/Central Luzon. At sa atin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, baunin natin muli ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis Kabanatang 22, talatang 20. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, darating ako. At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang mga salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Salamat po sa inyong pagsubaybay.